Gaano katagal yung 250 a day na yun, JM? Almost 2 years. Kasi after that, nabigyan naman ng opportunity si chef. Tapos nagkaroon din ako ng maayos na work. Hindi man siya ganun katagal, hanggang saan yung kaya nating gawin para hindi tayo mag-give up. Kasi hindi ako magpapakaimpo kay Tolium. Ang hirap. 'Di ba? Nararamdaman mo yung naaawa ka sa sarili mo, naaawa ka sa asawa mo. JM, may tanong ako kasi baka mamaya may mag-comment na parang sabihin, alamin natin, sabihin natin yung hugot mo kasi parang feeling ko ganito yung hugot mo kasi magsasabi 250 a day, kami nga 150 lang or 100 lang. You were living or you are living a comfortable life. Alam mo yung sinasabi nila na nakahiga ka na sa kama, matutulog ka pa sa banig. So parang feeling ko, kaya feeling mo na ganun siya mahirap because hindi ka sanay ng 250 a day because you were living a comfortable life. Holy, as in, alam mo yun, yung every weekend, every sweldo, di ba, reward mo yung sarili mo, kain ka, ganyan, bili ka, ganito. Kulang man yung pera mo ngayon, alam mo kasing may dadating. So hindi mo iniisip yung bills or mag-isip ka man, alam mo yun, few days lang, ganyan, na mapuputulan tayo ng kuryente o sa ganitong araw, pwede na natin siyang bayaran, na hindi mo iisipin kung saan mo kukuhanin kasi meron kang sweldo. Hindi ka ba nagalit kay chef? Chef, lalaki ka. You should bring money to this household. May ganun. No, nagagalit ako sa kanya when sa amin kasi yung dalawa ni chef, ako yung mahilig mag-push sa kanya. Si chef kasi may medyo mabilis pang hinaan niya ng loob. Kailangan niya ng konting drive, kailangan niya ng sariling cheering squad. Siya yung tipong, ma, bakit ganun? Parang hindi na tayo gumiginhawa. Sabi ko, kung iisipin mo, kumpara sa iba, maginhawa pa rin tayo. Hindi tayo natutulog sa karton. Walang nagkakasakit. Kasi ang hirap iyo, pag may nagkasakit, yan na, wala na. Sila na yung diskarte mo. Wala, mas lalo kang mahihirapan kapag may nagkasakit. Speaking of, ano yung iniisip ng taong living on a 250 a day? Bago matulog, anong iniisip? Clearly, yan yung mga panahon na bawal magkasakit, bawal magkaroon ng emergency. Yan yung mga panahon na utang na loob, huwag nyo na akong imbitahan sa kasal ninyo, magninang, dahil wala akong ibibigay, wala akong pambili ng damit. At saka, JM, eto ba yung panahon na you suffered from depression o iba pa? Iba pa. Kasi yung depression ko was on early year nang after ko magkaroon ng temple. In between my mom, nung nagkasakit siya, and then yung dad ko, hanggang sa naipanganak ko si temple. Yung sinasabi mo kanina, totoo yung Leo, alam mo yun, yung mga tipong may mga events na nai-invite ka, pero dahil alam mong, oh, kumusta na, ganyan-ganyan, how's you, and ganito, anong work mo, ganyan. Yung mga ganang eksena, di mo maiwasan eh. Alam mo yun, na you would rather not discuss it with other people. So nagkaroon ka ng, na-intimidate ka ng konti, na parang sa bahay na lang ako. Ba't pa ako kailangan lumabas?